Patanong kita. Kasi palagi ko itong naririnig, ang church pare-parehas. Sino dito naniniwala ang church pare-parehas? Alam, makapagtaas. Okay? I can say, ang lahat ng church ay sa Diyos. Do you believe that? Kasi may tanong sa buhay, kung ang lahat ng church pare-parehas, bakit ka lobat? Na. Bakit may makikita ka talagang mananampalataya? Lobat siya. Lobat means ang heart niya backslider. Backsliding ang status ng kanyang puso. Nag-church siya. Pero palamura pa rin. Pero takot sa rapture. Hindi may ayaw ipig sa buhay, pero takot sa Diyos. Amen? You know why? Kanina, naririnig ko yung mga nagtatestimony. Do you know that I am bombarded by a lot of criticisms every day? Every night. But we train ourselves to ignore every criticisms. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong ganda ng ginagawa ni Lord sa church, mag-expect ka si Satanas, maraming kasangga. Naniniwala kayo doon? Yeah, the plan of Satan is to stop us, stop the church, stop what is happening. The only thing that this church keep on moving because this is the Lord's church. Naniniwala kayo doon? Yeah, I can hear the testimonies. Marami naririnig, born this way, pinaknagak ng ganito, mamamatay ng ganito. Marami ako nakakuha, I was born this way, wala akong pakialaman. Okay, so I'm just giving them the opportunity for them to experience the transforming power of God. Say amen. You cannot hide yourself. The Lord knows you. And those who approach Him, those who seek and knock will always be given the favor. ASK. Okay. Ngayon, meron akong line dito. Ganito po ang pag-church. Same power source, but different charging types. Do you believe that? Do you believe that? Same charging force, but different charging types. Meron ako ng USB, may tatlong different kind of type. Talagang minsan sinasaksak ko yung pang iPhone sa Android, Samsung, hindi kaya pala, hindi matugma. Pagtingin ko, iba pala. Amen? So, same God. It's just different church name, but where God designed you, kung type C ka, type C ka. Say hallelujah. Ano, I did it. I tried to fit in myself on an organization or to summon a leadership, but I don't know, I cannot really fit in. I cannot grow, I cannot unleash the God-given mandate inside of me. I want something to change the world God has given me. When I had my encounter, every time I pray, it is even before I had my encounter, every night I pray, the Lord pull me out. I'm in the outer space and I can see the whole world. I don't know. I don't understand. And it just came when God put me in a new season. Then God brought me back. Do you still remember when I'm pulling you out and I'm showing you the world? It's time to conquer the world. To God be the glory. Do not, what? Kahit ano pang opinion ng tao. If you say you are dying, if you see yourself, you are not forwarding, you are not, hindi ka pataas, hindi ka pasulong, it means you are not being charged. Say amen. Say amen.
If you type C ka, doon ka tutugma. Macha-church ka doon. Say amen. Say amen. Kahit anong ganda mong phone, kung hindi ka church, wala kang kwenta. Tama ba? Alam mo, pinakamasakit, nung andun ka na sa, when you reach the highest peak, when you have the best view, when you try to take selfie, your battery is gone. Ikwento ka na lang, wala kang ebidensya. Say amen. Okay, don't pit on something regardless of someone else's opinion. Where God puts you, bloom there. Say amen. Say amen. Because I don't want, you know, I want to become very clear to everyone under the leadership that God has given me. I don't want to be a mentor of rebels. At ayokong maging taga-counselor ako ng mga rebelde sa puso. Say amen. Ayokong siguro magtataka ako, ba't ang lahat ng rebelde tumatakbo sa akin? Magtataka na ako. Ba't pag may mga rebelde ng puso, galit sa mundo, sa akin pumupunta? Para magdududa na siguro ako nun. Say amen. Sasaksakan ko sila ng type C. Kaya pala, hindi ka Android, iPhone ka pala. Say amen? Kung sabihin sa katabi mo, bloom where you're planted. Amen? Don't fit in, don't. Huwag mong konsentihin ang sarili mo. Dito, kung ba, sinasapul ka ng salita ng Diyos, nare-review ka, pasalamat ka. Ang hirap mo is sculpture. Pero hanggat hindi pa tapos yung pag-sculpture sa'yo, hayaan mo ang Panginoon, bugbugin ka ng hammer, nasi-shape lang yung kagandahan. May narinig ko yun, kanina, sabi ko, yung bata, nag-testimony. Pero mga sa edad niyang yun, nag-testify siya ng hirap sa buhay, kabata-bata niya. Pero mga ganong edad, may challenge na ganon sa mundo. Sabi ko, nakaupo ako ng Panginoon, paano ito? Kung walang ministering, nagbabago ka ng mga batang ganito, paano mga batang to? Kanina yung uli nagsalita dito, yung kapatid, sayaw ng sayaw yon, TikToker yon eh. TikToker, gabi pala, alas patayin sa kanin siya ng depression. Eh yung isa, matutunugan ko lang, totoo pala, salamat, dinideliver na siya ng Panginoon. Amen. Alam mo yung, kung type C tayo, type C, type Christ. Gusto ko kayong turuan mag-devotion. Sino dito na marunong mag-devotion? Yung totoo lang, say amen. Amen. Oo, talaga. Okay. So, sa atin po natin, sa system natin, meron tayong standard ng paggawa ng devotion. Okay? Ayan, yung standard devotional journal. So, pagka po kami po ay nagde-devotion, nakapag-ibaba mga konti, yung ginawa ko noong 2011, tagal na, ano? Yan, di mabasa. So, bali, yan, isang space, isang page siya. So, yung taas niya, 7 February 2011, 1.03 p.m. to 2.03 yata p.m. Tapos, meron akong text, tapos verse. No? Sinusulat ko po yan. Ganyan po ako katsaga. Ang dami kong notebook na ganyan. Noon, hindi ko maintindihan bakit sulat ako ng sulat. Hindi ko alam. One day pala, ipipreach ko yung mga to. Okay? So, yeah, this is my old notes. Ayan. Ito yung text. Okay? Ito yung text. Tapos, meron siyang promise, warning. Ayan, mayroon siyang promise. Tapos, command. Warning. Natatandaan niyo ito. Sige, baba mapanak. Tapos, meron siyang application. Tapos, siyempre, meron niyang conclusion. Tapos, application. Ganyan po ang standard. Pag tumatagal ka ng gumagawa ng message, siguro sa kakagawa namin ng sermon, glory to God. Kung minsan, bigyan mo lang kami ng isang verse, bibigyan na kita ng isang oras na preaching. Nagka-interconnect na yung mga previous
na mga devotion na nangyari. Kaya kung minsan, patayuin mo, ganado yan. Pero pag sinabi, oh, ikaw magturo ng devotion, sandali, sandali, toilet lang ako. Alam mo na yan. Ibig sabihin, hindi confident. Okay, so bibilisan ko lang na yung slide, yung pagkakasunod-sunod. Pagkakasunod-sunod. Yan. Yan. So, bigyan mo ng day, bigyan mo ng day. Ang text kong pinili, Psalms 23. Sabihin natin, Psalms 23. So, kung babanahin mo yung Psalms 23, sikat naman yan. Binigyan ko yan ang title ng The Shepherd or The Good Shepherd. Di ba, nung umpisa ng Psalms 23? Ha? The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still water. He restoreth my soul. So, ano po yan? King James yun. So, pamili ka kung King James ba, NLT, ESB, Tagalog, Bisaya, ano, Taiwanese. Kompleto po, lalo ng Bible Gateway, no? Wala ka ng dahilan para hindi mo matutunan yan. Okay? So, out of that whole chapter, may mapipili kang verse. Kung beginner ka, isang verse lang, yung mag-stand out siya, out of many. Kung minsan, kung yung problema mo, tumugma, nabasa mo yung isang verse na yun. Ibig sabihin, yun ang nangusap sa'yo. Isulat mo lang siya. Kung lima yan, sulat mo yung lima. Tama ba? Noong elementary ako, tinuruan kami, when you write, you learn. Amen? Mga kabataan ngayon, halos hindi ko na makita gumamit ng ballpen, ang papangit ng sulat. Buti na lang ako na sanay sumulat, na in love para si pastora sa sulat. Kundi hindi ako sinagot. Okay? So, you write the verse, then out of the, kasi pag binaso, if I read Psalms 23, I like all the verses. You read this chapter, right? Psalms 23. I like all the verses. So for example, I wrote all the verses. Then out of that, I will find the promises of God. Makinig ka, kasi one day hanapan kita ng devotion. Say amen. Eh, di pat na ako lang ng church. Yun, doon ka magaling. Amen. Ba't ilipat ng church? Pagdating mo doon, iPhone ka, hindi ka Android. Ah, hindi ka kakarga, tapos lobat ka. Huwag kang tatakas sa education. Amen? Okay. So, out of those verses, basahin ko, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Sabi sa NIV. Okay? He makes me lie down in green pastures. He lead me beside his quiet waters. He refreshes my souls. Pwede niyo ako sabayan? He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk in the darkest valley, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So, nakabasa ka na. So, if you love all the verses, write all the verses. But sometimes, one chapter contains 100 verses. Yung sulat mo lahat yun. Pipili ka lang doon mag-stand out sa'yo. Kasi kung susulat mo lahat, one day, sasabihin mo, ma'am, nakakapagod mag-devotion. Hello? Okay. Then, you write the promise. Every verse, I saw a promise. First promise is, the Lord is my shepherd, I shall not want. It means, Jesus is enough. The Lord said, I am enough. That's my promise to you, my son. Oh, Lord, salamat. Number two, in verse two, ano sabi niya? The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Oh, hallelujah, nak. Lagay mo yung verse 2. Anong ibig sabihin nun? Verse 2. He makes me lie down in green pastures. Overflow! Anong ibig sabihin yan? Nak, I am enough and I will give you abundance in life. Promise. Amen? Kaya panagukulangan ka, promise ni Lord sa akin. So alam mo yung promise ni Lord,
pag alam mo yung promise ni Lord, binalik mo sa kanya, si Lord, alam mo, marunong ka, you know how to unlock the blessing. Why? You are bringing back to God is what He said. Pag sinabi ng anak ko, Dad, pinangako mo. Dad, you said, parang natrap na ako nun. Do you believe that? Verse 3, He leads me beside the quiet waters. Ibig sabihin, grabe yung, alam mo yung stillness ng, ano mo yung, dami mong kinain, tapos, hindi lang si Lord, hindi lang siya after sa, kung pagkain mo, iniisip din niya pag-inom mo. Amen. Mamaya, babalikan natin yan. In verse 3, anong sabi niya? He refreshes my soul, He guides me along the right paths for His name's sake. Grabe, ibang klase yan. For His name's sake, para nakataya ang pangalan ng Diyos. Kuminsan sabi ko, I remember the one, they brought a man in wheelchair, and it's in the peak of worship, and they brought the man in wheelchair harapan. Tinignan ko gano'n, iiwasan ko sana. Sabi ko, Lord, first time ko to. Tapos pinabipray nila, glory to God. No? I said, Lord, mapapahiya tayong dalawa dito pag ito hindi tumayo. Glory to God na bumalik na Pilipinas, naglalakad na. No? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Okay? Dinala sa harapan, salamat, lumakad. Sabi ko, binulungan ko siya, sabi ko, bro, basketball tayo. Naniwala naman siya. There is, it be brought his best step. Why? I know that, Lord, this is for your namesake. Promise mo. Sabihin mo, Lord, promise mo. Okay? Meron din siya, i-repress. He guides me. Pagkasama mo si Lord, Lord, pagkasama kita, hindi ako maliligaw. Okay, sabihin mo, Lord, hayaan mo maligaw na yung manliligaw ko. Papunta sa akin. Yan ang tamang ligaw. Verse 4. Sabi niya, anong verse 4? Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Lord, I am the fear fighter. I'll take care of you. That's my promise to you. Amen? I am your protection. I am your help in times of trouble. Kasi pag wala kang promise kay God, walang ganang Christianity. Amen? In verse 5, look. Verse 5. Okay. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Sometimes, you know, literal sa kanila, pero may spiritual meaning sa atin. Tama ba? Okay. So that is a lavish. Do you remember? You realize the lavish hospitality of God? Nasusubukan ko ito. Misan, araw-araw, daming pagkain. Grabe, Panginoon. Napaka-galanti mo naman, Lord. Out of nowhere, dumarating ang mga pagkain. One time, si Pastora, nagbakasyon sila sa Armenia, naiiwan kami. Ako yung sumuko sa supply. May dumating, nag-o-overlap na. Sabi ko, nasosobra na ng supply. Ang daming padalang pagkain dahil siguro akala nila hindi ako marunong magluto. Amen. Tapos dumating si Pastora, wala lang supply. Sabi ko, ba't dumating si Pastora, naubos supply. Amen. Anong ibig sabihin niya? Despite of economic threat, God is there. Say amen. Na-terminate ka. Hallelujah. Salamat. Na-terminate ka. Hindi kayang isipin ng tayo. Why? You have a shepherd. Sabi niya, that's my promise to you. Amen. Anong promise niya? I am the Jehovah Jireh. You anoint my head with oil. Grabe yung welcome yan. Alam pag we ino-anoint kayo ngayon, ganun ka ka-special. Sabi ni Lord, you are really my child. I won't let you down. Even anointing of oil, I will do it for you. Ano ang pangako? Kaya kung na, alam mo, ang isang Kristiyano na mababa ang tingin niya sa sarili, insulto sa Diyos yun. Amen? Kaya, if it happened to you in your life, you traded your place on something, you made the biggest mistake. Salamat, meron Diyos na nagpapagaling ng kaluluwa. Why? You anoint my head with oil. My cup overflow. Abundant blessing. Napansin mo yun? Nagde-devotion pa lang tayo. Preaching na to. Mamaya sasabihin ko, tumayo na po tayong lahat. Verse 6,
Okay, yan ang pinakamatindi. Verse 6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So anong makukuha mong promise nun? Ikaw na mag- God's loyal love for you is restless. Hindi napapagod ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Sabi ng Diyos sa'yo, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Diba? Kung ang dagat walang tigil, walang sawang umahampas sa dalampasigan, sa beach, ganun din ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Non-stop. Unstoppable. Amen. Kung may shepherd ka, say hello. O ano naman command makukuha natin dyan sa buong chapter na yan? Simple lang. Come to the Lord's shepherding. Hindi yan lahat kayang ibigay sa inyo ng Diyos. Yung lahat ng nandiyan sa verse 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na verses na yan, lahat ng promise niya, kung wala ka naman sa pangangalaga ng Diyos. Nga nga. Amen? So yun ang command. Come. Amen? Kuminsan tinalo pa ng part-time o ng birthday yung pagpa-church mo. Gusto ko yun ng pinos ni Bishop Frank. Amen. Pagka daw Zoom, mga naka-Zoom, no? Kung may reason naman mag-Zoom, okay lang yun. Pag kaya mo pumunta dito, pumunta ka dito. Alam naman, buhusan namin ng oil yung camera na yan. Nasira yan sa'yo. Punta ka dito. Okay, wala ka naman ginagawa, no? Sabi niya, pagka daw nakasum ka, nakikita mo yung fire, hindi mo maramdaman yung apoy. Gusto ko yung post na yan. Okay? So, come to the Lord's shepherd. Anong warning? Diba may mga sunod-sunod. Warning, without the Lord, you will lose the benefit of provision, peace, right direction, correct path, and abundance. Yun ang warning. Nakagawa na ba tayong preaching? Hindi pala mahirap, no? Tapos meron yung conclusion. Anong conclusion ng Psalm 23? With the Lord as our good shepherd, it is fulfilling and satisfying life to the end. Ito, ginawa ko lang to. Gumawa kang iyo. Mukhang gumaya sa akin. Kaya nga, devotion, devoted ako kay Lord, gumawa ng message. Devotion, deboto ka. Tama? Application. I must be conscious and apply this in my day-to-day living by making Jesus the shepherd of my life. Palabas ka pa lang ng pinto, apply ko na. Lord, shepherd me. Which taxi I will ride today, Lord? Alam mo, sa Italy, first time kaming nawalan pero hindi kami nadukutan. Mga manduro ko doon, laganap, hindi kami nadukutan. Nakuhanan kami. Akala niya, yung karton nito na boss, kinuha, hindi niya alam, si Pilyo ko na doon. Sabi ko, napakapalad naman niya. Nakakuha siya ng slightly used na si Pilyo. Enjoy! It's true, tawa na nga kami ni Pastor. Nawalan kami, tawa pa kami. Akala niya nakaisa siya. So the topic for today is titled, The Good Shepherd. Okay? So I'm going to deliver from the Lord, taken from the first three verses of what we read, Psalms 23. Sino may natututunan? So, gawa po kayo ng devotion nyo. Huwag niyong sabihin, ay, kailangan ko muna mag-Bible school. Ba't ka magba-Bible school? Alam mong hindi mangyayari yung pa'y gusto mong gawin. Amen? May internet. Ang dami. Mayroon tayong dito sa church natin. Meron tayong intentional discipleship training. Meron tayong sunil. Meron life class. Meron SOL 1, 2, 3. Meron pa tayo pang life coaching. Anong gusto mo? Muto ka mang umattend ka ng Bible. Style mo lang yun. Okay. Ay, hindi ka mag-aral ngayon din. Pwede kang matuto. Magbasa ka ng Bible. Amen? Gawa mo ng conclusion. Gawa mo ng application. Tapos magturo ka na magturo. Gusto mo yung hindi pwedeng gawin eh. Alam mo, may mga taong ganun. Gusto nilang gawin yung hindi nila magawa. Kasi ayaw gawin. Biray mo katabi mo, bebe, ikaw ba yan?
The Good Shepherd. Okay? The Good Shepherd. Sabi natin, Good Shepherd. Alam mo, when you want to save someone being drawn from water, two things you must be guaranteed. You must know how to swim, and you must know how to save while you swim. Dapat train ka. Hindi pwede yung yakapin mong gano'n, tara, kapatayin ka nun. Usually, ang mga nalulunod malakas. Amen? That is their last force. That is their last energy. They are going to give it to you. So kung magutak ka, magdala ka ng salbabida, tapos mo sa tapos nagyan mo ng tali. Ganun na lang. But you must be, when you intend to send someone, you must be stronger than them. Spiritual life, make sure that when you want to counsel, you are spiritually strong. Or else, ganun ka na rin sa kanya. Ganun ba? Sige, dalawa na tayo. Ang dami kayo napapariwarang ganun. Alam mo, COVID took many years but many people did not learn. When one is spiritually sick, huwag kang kumapit. Kung hindi ka parang doktor, kailangan selyado ka. Diba, pinag-usapan natin dati, kailangan vaccinated ka. Nakita ko naman, kahit bakunado, nakakadalawa pang quarantine, third quarantine, limang quarantine na. Amen? Pero dapat talaga protected ka when you want to do the job. Okay? So, pag gusto mong magsagip, you are like a shepherd, but you must be good and strong. Amen? But of course, tonight, today, being a good shepherd is referred to Jesus Christ. Of course, He is the center of this assembly. In Psalms 100, verse 3, the Bible said, "Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture." We are the sheep. We. Say mo, you are a sheep. Say mo, you are not a goat. Okay. We are the sheep, and God, Jesus is the shepherd. Sabi mo, Jesus is our good shepherd. You know what is the good news? The good news is this. We are the sheep and we have a good shepherd. Okay? There are many shepherds but they are not good. There are many shepherds that they are not strong. But Jesus guaranteed even to the point of giving His own life, even up to the point of death on the cross, He did not say no just to save you and me. Do you know it took Jesus' life to die on the cross so that He will save those three who give the testimony 30 minutes ago? Nakita niyo ang kapangyarihan ng Diyos? Nakita niyo nagpapabago ng tao? Yung banal na dugo ni Jesus. Amen. We cannot change people. Ourselves, no. That's impossible. Only the Holy Spirit, only the precious blood of Jesus, only the power of the cross, only the love of the Father in heaven can transform people. Amen. Say, bigyan palakpakan natin siya. Sa kanya lahat yan. Amen. Okay, the good news is this. We are the sheep and we have a good shepherd. That's the good news. Kaya sabi niya, the Lord is my, then I shall not. Remember that in your life. Amen? Pagka it seems like this word cannot supply. Amen? Balik ka doon. Punong-puno ka na pala. Kaya pala wala na may sampa sa'yo, overflow ka na. Okay. So we must be glad we are the sheep and Jesus is the shepherd. Can we give Jesus our best clap for that? John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. You see that? Sabi ni Lord, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Kahit hanggang kamatayan, ibibigay ko ang aking buhay, maligtas ka lamang. Ginawa ni Lord yan. It's very evident. Amen? So, He is the good shepherd. Sabi mo, Jesus is my good shepherd. And the thing is,
we are the critical ships. Sabi sa katabi mo, you are a critical ship. Nakakahiyaman, ships are one of the dumbest animal in the world. Nakakatawa. Sino nakakita nung ship? Nakaandun siya sa pit. Nung inihahon, tumakbo siya, shoot na naman. Nakita niyo na yan? Sabihin mo sa katabi mo, ganun ka rin. Talagang tumakbo siya, pag-aawin, tumakbo, shoot na naman dun. Why? Because one of the most stubborn animal are the ships. Ang titikas ng ulo ng mga ship. Why? I cannot imagine if I am the same Ricky without brother in the front in my name. I can't imagine what kind of stubborn ship or goat I am. Salamat, hindi ako goat. Ship ako, matigas ng ulo ko. Sabi sa katabi mo, buti na lang. Amen? Biro mo, sa ugali natin noon at ngayon, imagine mo kung wala tayong Jesus. Amen? Oh, andyan pala. Sige, pagkita mo. Ayan, ayan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yan. Ayan, sabi mo, tingnan mo, sabi sa katabi mo, yan, tingnan mo ang sarili mo. Ayan, 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 ayan. Dawa ka na, ganun ka rin. Sometimes you are being trapped on the same pit. You just relocated yourself, pero kasama sa kanal na malakanal na gawain. Amen? Do you believe that? Why? But it's good. We are, sorry for the term, a dumb ship. Sorry for that term. I'm sorry for that. But sometimes, you know, it's not that being the characterized being dumb. It's like our doings are dumb sometimes. Amen? Demo. Huwag kang maniligarilyo. Sabi ni Lola. Si Lola na yon. Yung sigarilyo. Cigarette smoking is dangerous to you. Babanatan mo pa rin. Ano pa si mo yan? Kasi ship ka. Kasi pag goat ka, wala nang balikan yan. Pag may conviction sa'yo, gusto mo magbago, gusto kong bumain, pero di ko ba, ship ka pa rin. Nahihirapan ka lang, amen? Encounter lang katapat mo. Ngayon, kung sumablay ka after encounter, re-encounter katapat mo. Amen? The ship cannot feed itself. Hindi man kayang pakainin ang sarili niya. They need to be led just to eat. Amen? But, there's also one there because I love looking into ship. I found a flock of ships in Armenia. When so they, we are very excited. Huh? Diba? Those ships, and there is a water. And there are hundreds of them. No one jumps onto the water. Then the shepherd came. He took one sheep. He threw the water. When one sheep was thrown in the water, other sheep jump. Everybody jump. Kailangan lang starter. Why? They cannot even guide themselves. Kaya sarap maging ship. Pag hindi umaandar yung Google mind mo, kontrolado ka ng Diyos. Amen? Alam mo ang kinain ni Eva, Dadan? The Google tree. Masyado maalam. Mahirap turuan. Okay na yung ship. Bakante yung terabyte. Madaling saksakan. Amen? Hindi yung magsisave lang ng konti. Sorry, the memory is full. Please delete some. Pag terabyte pa naman, ang hirap mag-delete. Tama? Sino na dito naubusan na ng memory sa kakapicture niya, yung phone niya? Welcome to the club. Rest tayo. Ako, langgam lang, pinipicturean ko pa. They cannot even find their own food. They must be led and fed. Okay? You know, you can read the Bible,
But it is the good shepherd that can illuminate the message from the Bible. It is the Holy Spirit guidance to give you the message. Napasin mo na yun, dati nagbabasa ka parang, nagbasa ka lang. Para book sa'yo, hindi siya Bible. Have you experienced that? It's only book for you, it's not a Bible. There is no impact whatever you do, nothing. Why? Because the Holy Spirit needs to align your spirit first so that you will understand what you're reading. Because without knowing, you cannot apply. Sabi ko nga sa mga anak ko, when I mentor them, you cannot do what you cannot think. You must fill your mind for things you want to do. First, input them in your mind because it's too dangerous if you are doing what you are not thinking. Sabi ko, that's abnormality. Psalms 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing. What does it mean? Let's go deeper. Let's go deeper in theology, deeper than our devotion kanina. Number one, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Anong ibig sabihin nun? The Lord provide our needs, not our wants. Say amen. Ay, gusto ko matangos ang ilong. Kung si pastora nakahanap ng matangos ang ilong, goodbye siya. Sabi ko sa kanya, paano kaya kung di ako nang makakasawa mo? Sabi niya, tatanda akong dalaga. Marunong siyang sumagot na. The Lord provides our needs, not our wants. You know, you have to thank God that not all your prayers are answered. Amen. You see, a dumb sheep asking God for his wants, not for the need. Gusto ka na mag-asawa! That's a want. Amen. If you, do you think that if it is a need, you will not encounter him immediately? Nagmamadali, gusto ko na. That's the problem of Israel. They are looking for a king and they have the King of Kings. Lord, give us a king. Like this kingdom, they have a king. We want also a king. And the Lord said, am I not enough? Okay, I'll give you a king. Ayun, binigay si Saul, pamparusa. They are asking for a want, not the need. Amen. Be careful when you ask the Lord. You must understand, is this a want or a need? Kaya, kumisa masabi, ay Lord, salamat. Hindi mo ako in-answer sa aking prayer. Kaya pag hindi, merong hindi in-answer si Lord, pasalamat ka. Kaya, hindi naman lahat ng panalangin sinasagot ni Lord eh. Pag hindi niya sinagot, pasalamat ka. Bakit? He is your good shepherd. Amen? He knows what is good for you. Amen? Sabi mo, I thank God. Kaya gustong-gusto ko yung kanta na yan. He lifts me up, turn me around, set my feet on solid ground. Gustong-gusto ko yung kanta na yan. I thank God. Sabi mo, I thank God. Amen? Lord, salamat. Hindi yung kapitbahay namin na naging asawa ko. Sabi palagi sa akin ni Pastora, kung hindi ako ang nakapangasawa mo, mapupunta ka sa nagtitinda ng balot. Ulit-ulit mo naman yan. Pagbibili akong sapatos, kung hindi ako naging asawa mo, malamang hindi ako makabili ng sapatos. Sabi mo, needs versus want. Ay, be careful. If you see that the Lord always opposes your prayer, usually that is a want. That's not a need. You just want to satisfy yourself, your desire, not to supply your need. Why?
if the Lord said, "The Lord is my shepherd, I shall not want," it means you lack nothing. The Lord will give you your need. Amen. Ibig sabihin, enough na. Pag need, yun ang kailangan mo na. Yan lang. Rhea is enough, sabi kay Pastor Lito. Ito, ikakasal na natin tuloy sa Sabado. Yan na. Invited kayo lahat. Amen. Remember this. Satan will usually block your need, not your wants. Kasi magtaka ka. Sometimes, nakuha mo yung isang bagay, nalayo ka sa Diyos. Pag ang asawa mo, inalayo ka sa ministry, hindi yan galing sa Diyos. Pinadala yan ng demonyo, kinagat mo. Tama ba? May ang dami-daming pagkain sa ano ba yan? Sa paradise. Huwag mong kainin, yung pakakainin. Gusto niya, what? I want to eat that. I don't know why it's not allowed. I am more interested. The more na binabawal, lalo na nagiging interested. That's a want. Amen. Remember this. If the Lord is your shepherd, is my shepherd, you lack nothing. Because you know, the supply is for the need, not for the want. Palakpakan na natin siya. Well, we extract it from our devotion. Huh? Number two, He makes me lie down in green pastures. Wow! He leads me beside the quiet waters. Do you know the meaning of that? He makes me lie down in green pastures. That's contentment. Amen? He leads me beside the quiet waters. That peace. Pag nandun ka nito, contentment at peace, sobrang yaman mo na. Because I know billionaires. Meron ako, asan yung billionaire sa Pampanga? Ay, lumayas na, pumunta ng Amerika, hindi na siya mahanap. Takot siyang may papatay sa kanya. Sana hindi ka na naging billionaire kung hahantingin ka lang. Say amen. I know someone. Kung kailang yumaman, dun nawalan ng contentment at peace. Hindi mo kayang bayaran ng pera to. Okay? But Jesus is the supplier of contentment and peace. In me, you will lack nothing. In me, you will have peace because He is the Prince of Peace, the Everlasting Father, Wonderful Counselor, and Almighty God. Ano bang kulang doon? Okay? Kaya kapag ka-believer ka, please, make sure you have these two qualities in life. This, not is the. Okay? Peace and contentment. Palakpakan natin ang Panginoon. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes one rich. He adds no sorrow with it. Pagka may trouble, hindi galing sa Diyos. Is that clear? Kaya para araw, inaaway ka ng girlfriend mo, boyfriend mo. Check mabuti. Pag-fasting mo ng 40 days. Amen. Paano ka makakaranas ng still water? Mag-church ka. Sabi mo, mag-church ka. Green pasture, Word of God. Hindi yung literal. Punong-puno ng promises ang Word of God. And it's green. Sabi niya, lie down in green pastures. Alam mo yung pag-iga ka o kakain ka pag nabusog ka, nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Ika, pag-iga, pag-gising mo, ando na naman, abundant, sobra-sobra. He make me lie down in green pastures. Ibig sabihin, higaan mo lang ang pagkain mo. Pag-gising mo, ando na naman, nyam-nyam-nyam-nyam. Sabi, laki yan ang tiyan to. Say amen. Nagtataka ko hanggang ngayon kung sino mga vegetarian, sila pa mataba. Amasin niyo? Kakarabaw, ang laki ng dyan. Pero yung leon, tigre, ano yan, hunks yan, amen? Kumakain yan ng meat. Hindi ko alam. Pang ano lang yan.
Yung Word of God, abundant yan, hindi ka magugutom. Sabihin mo, ang sarap pala ma-born again. Kaya anong gusto ni Lord? Gusto ni Lord, nakahiga ka ng todo-todo sa biyaya niya. Anong ibig sabihin nun? He makes me lie down in green pastures. Hindi yung, hindi, aalis ka, tapos para kumain ka, maghanap ka na naman. No, hindi, humiga ka hanggang gusto mo. Tapos pagising mo, andyan na, anong ibig sabihin nun? Ayaw ni Lord ng linggo ang pag-ibig. Gusto niya, isang linggo ang pag-ibig. Lunes! Nagkakilala tayo, Lord. Martes, ikaw na naman. Merkules, Yemes, Viernes. Woo! Sana Sunday na. Ganyan ang totoong ship. Gutom palagi ng salita ng Diyos. Amen! Hindi yung malungkot, parang ang dami na nung ginagawa mo sa Panginoon. The church natin, sasama naman ako sa cell group. Tapos meron pa kaming practice, meron pa kaming practice. Ay ba, nagiging goat ka na. Amen! Walang nakakasawa sa lying on a green pasture. Pag sinabi ko, sino gusto ng biyaya dito? Taas ang lahat ng kamay. Amen! Ang sarap maging sheep. Basta si Lord, ang iyong good shepherd. Jesus is our great provider. Sabi sa katabi mo, Jesus our Jehovah Jireh. Amen! Gusto ni Lord, where you eat, you stay. Kaya nga, you lie down. Hindi, dadalhin muna kita doon sa kulungan. Oh, para, ano bang tawag sa Tagalog? Gagamusin kita. Ano yan? Akakamutin. Kapampangan pala yun. Para papaliguan kita. I-shelter lang kita, then babalik na naman kita. He makes me lie down in green pasture. Nakikita niyo yung abundance ng blessing natin? Kung sheep ka, kung may good shepherd ka, number three, at dito ko magtatapos, He represses and restore my soul. Alam mo yung ibig sabihin yan? Restore, that's healing. Who are the broken souls? He guides me on the right paths for His name's sake. Hindi ipapahiya ni Lord ang pangalan niya. Inuulit ko, the Lord will bless you. He'll make you lie down in green pasture for His name's sake. Bakit? Taglay mo. Taglay mo ang pagiging anak at siyang iyong ama. Siyang ating ama. You know, hello, Mr. and Mrs. Brother and sister brokenhearted, do you know that Jesus can restore you? You heard that? She always smiled at night. She almost died of depression. God is the healer for the brokenhearted. Luke 4:18, sabi ng Bible, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Kung si Jesus ang shepherd mo, He is your healer if you are a brokenhearted person. Amen. Can you all stand? In Matthew chapter 12, verse 9 to 14, ang sabi niya sa verse 11, if any of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, will you not take hold of it and leave it out? So the Lord will bypass every law just to bless you. Dahil Sabbath, hindi ako magpapagaling. Magpapagaling si Lord. Now, you know that line? May mabuting balita sa inyo ang Diyos. Kahit ikaw ang nakapaghukay ng sarili mong trap, iahahon ka rin pa rin ng Diyos. Kahit ikaw pa naghukay ng sarili mong trap, iahahon ka pati ng Diyos kapag tumawag ka sa Kanya. Marami na biktima niyan. You are a victim of your own wrongdoing. The Lord understand that.
Because you are a sheep. Why your finances is devastated? You know why. Why you have trouble with your family? You know why. But punong-puno ng sakit. Punong-puno. Magkubat ka may karamdaman. You know why. You know why you're sick. You know why you're not answered. Your prayer are not yet answered. You know why. Last week I said the same thing. Most of the time, you know why you're suffering. In the life of Moses, Noah, if you see, there is a flood. But remember this, there is a life after the flood. Why? Because there is a shepherd, a good shepherd. I will end up here. Bago tayo kumanta. Two lines. Alam mo mga Kristiyano, parang kambyo. Gear. You have two only option to move. Forward or reverse. That is Christianity. If you put on reverse, you go back. Put forward, you will proceed. Stay on neutral, no forward. You have to choose for you to reach your destination or go back to your old self. You have to move. You have to put forward gear. Pagdating sa buhay Kristiyano, walang atrasan. Say amen. Last line. Have you seen an airplane? Have you seen an airplane? My God. Of course, you've seen an airplane. Come on, how did you come here? By boat? You see, A380, the biggest plane. Passenger plane, I know. Maybe there's bigger plane than that. But all I know, A380 is the biggest passenger plane. It's a big plane. But you see a plane, when it goes high, the higher it goes, the smaller it is. You realize that? If God elevates you, lumiliit ka, pero tinataas ka ng Panginoon. Ganun ang may shepherd. You look small, but you are actually the same. God just elevated you. And you have the full view. You see, you can destroy the principle of people who says that the earth is flat. No, it's round. When you are round, you see the horizon is round. Yung lahat ng poles, lahat ng haka-haka, you can see from top. Why? When you go higher, you look small, but God made you high. Yun ang may pananampalataya. It means you have a good shepherd in you. Now, for everyone who are brokenhearted or anything that broke you, you are on the right place and at the right time. Can we give our Jesus a clap for that? Okay. I invite all the first time attendee to come forward. Can I ask you a question? If I will give you a gift, you want the gift? I like a gift. But on today, I pray that the Almighty will speak to you in your heart. But in here, we believe that there will be a day. There will be a day. That our Creator is appearing in the heaven. Believer or not, atheist or not, it will ultimately happen that the Lord Jesus Christ who died on the cross will come back again and it will appear in heaven. And those who died first serving the Lord are just like asleep. They will be brought back to life. And along with this, with those people who died before the what we call rapture will take place, along with those walking with the Lord who are still alive, together, the dead who was brought to life, together, we will meet the Lord in the air. Sure, that will surely happen. It will surely happen. All people in the whole world will witness this. And then the Bible said, believing is crucial for our salvation. But for those who want a gift,
The Bible said in the book of Ephesians, knock, importante. Ephesians 2:8-9 says, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves." I cannot save myself even if I am good. I cannot save yourself. Okay? I heard many atheists when they in their critical time, they said, "Oh my God, oh, still believing God." They cannot deny the existence of God. No one can deny. When people on the point of death, 20 seconds before a person died, he will find for his creator. Sure. He will, everything that we learn from this word will be overshadowed by the truth that there is God who created us and He will redeem us. No one can challenge that because that's the truth. The Bible said, salvation is a gift. It's a gift of God. Not for my works, not for your works. It's a gift. Now, if you will not reject that gift, and God has a great plan for you. Ano meron dyan? Okay? So, I can lead you a very simple prayer, how God transformed my life. You know why I walk with one wife? Because I have a fear with the Lord. I know, I'm sure, if I did not walk with the Lord, I died a long time ago. I have thousands of testimonies to say, but not here. I thank God. I don't fear to die. I don't have fear to die. Why? Because He is my shepherd. In the book of Romans, this is what the Bible said. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, God raised Him from the dead, you will be saved. Very simple. Just declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, God raised Him from the dead. You will be saved. The Bible said, "For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved." So it is a believing. You don't need to be crucified on the cross. You don't need to pay money. You know, we cannot challenge the existence of God. One day, if your heart will decide today, if your heart will decide today, your life will never be the same from today. And those hearts who are ready to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, can I invite you to please bow down your head and close your eyes. You are not here to change your religion. You are here to have the right relationship to your Creator. If your heart is ready, open your mouth. The Bible said, you must profess from your mouth. You don't need to shout. Whisper is a noise in heaven. Say, "Jesus, I declare you Lord and God of my life. From my heart, I believe that God raised you from the dead. On the resurrection day, I will also be resurrected. Because right now, I believe I'm already saved according to the Word of God. Thank you, Lord Jesus, for your blood that completely cleansed all my sins. And from today, you made me pure and holy. Sanctify me every day. Holy Spirit, I accept you and I embrace you. Come into my life and guide me on my new faith with you today. Thank you for this assurance of salvation I have from you. In Jesus' name, this is my prayer with thanks. Amen." See, well, prayer time attended, just close your eyes. I pray for you. Lord, through the power of your blood,
It takes to believe to be saved. And through the authority of the blood of Jesus and to the power of the cross, according to 1 Corinthians 1:18, I declare the glory of God will overshadow every belief. By the power of the blood of Jesus, I declare the strength of His word to become, to penetrate every void in our lives. Every void in our lives, every emptiness, even the brokenhearted. God, no one will come out from this sanctuary that will remain brokenhearted. Thank you for your leading. Thank you for your blessing. Thank you for the strength that comes from you. This we all, we give you honor. And for all the first time who came here today, thank you for making them a part of this family. In Jesus' name, we bless them. Amen. God bless you and thank you. Can you all raise our hands? Chipo, salamat po. Raise our hands. We'll sing this song and we're done. Chorus lang. I'm a child of God. Yes, I am. When the stars set free, come on, you are free. Jesus. Raise our hands towards heaven. Lord, there is one solid truth that without you, we are nothing. We are like that donkey you once rode, O God, giving cheer, giving welcome. But when that donkey is alone, there is no more fame for him. We are irrelevant without you, Lord Jesus. We are powerless. We can easily be defeated like a weakling chick. But because we have you, nothing is impossible. Because we have you, no power of darkness shall ever overcome us. Lord, I pray to the power of your name. Let there be no brokenhearted from this place will come out of this sanctuary. And even the known sickness before anyone came in this sanctuary, I speak life in your cell, in your body, in your bones, in your veins, in your brain, every part of your body, every heartbeat that you have. In the name of Jesus, I pray for a perfect cardio reading sa'yo. Ano man ang sakit mo, sabihin mo sa Panginoon ngayon, now. Tapos sabihin mo, tunaw na ito sa pangalan ni Jesus. The work of the devil was already defeated more than 2,000 years ago and defeated again today. Right now, because we are a child of God. We thank you and we honor you, Lord Jesus Christ. Lord, guide us. Oh Lord, with you we'll never get astray because you are our good shepherd. This we give you praise and thanks. Everybody say, Amen.